Magandang araw po mga ka-FYI. Ito na naman po ako, si Teacher Das, at ito ang Das FYI TV. So, nandito pa rin po tayo sa Basic Fundamental Operations in Mathematics. At ang sabi ko nga, noong unang edition ko, yung sa most basic addition of whole numbers, ay magkakaroon po tayo ng susunod na online tutorial. So, ito po, ay ang most basic subtraction of whole numbers. Okay. So, bago po tayo dyan, saglit po nating balikan ang ating mga napag-aralan. Nag-review tayo about sa place values ng digits. So, balikan lang natin. Ang mga place values na pinag-usapan natin ay ang ones, tens, hundreds, at saka thousands. So, malalaman natin kapag ang place value ay ones, ito ang nasa pinaka dulong kanan na digit. Halimbawa, kung ang number natin ay mayroong apat na digits, ang pinaka dulong kanan ay ang ones. Ang susunod niyan, papuntang kaliwa, ay tens, susunod ay hundreds, at susunod ay thousands. Okay? So, yun po yung nireview natin. At napag-aralan din po natin na gumamit tayo ng vertical lines para po malaman natin ang answer kung pinagsasama na natin ang dalawang quantity. So ngayon naman, ito ang kabaliktaran ng pagsasama ng dalawang quantity o addition. So ito po ay ang subtraction. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang most basic subtraction of whole numbers. Okay, so wala na tayong kaligoy-ligoy pa. Pupunta na tayo sa ating mga examples. Ang unang example po natin ay 7 minus 3 equals. So ngayon, ang gagawin natin ay babalik din po tayo doon sa basic. Magbibilang tayo ng vertical lines. Bago pa nga na sa Bisaya, mabadlis na naman kita. So, anhihin mo unta niyan, mabadlis kita sin pito. Okay? So, magbibilang tayo ng 7 vertical lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, meron na tayong 7 na vertical lines. Ang susunod natin gagawin ay magbibilang tayo ng 3 vertical lines doon sa 7 na vertical lines na ginawa natin. 1, 2, 3. So, yung binilang natin na 3 vertical lines, yun ang ibabawas natin. Yun ang aalisin natin dyan. So, lalagyan natin ng diagonal lines. At bibilangin natin ang natira. 1, 2, 3, 4. So, ang natira ay 4. Ayan. So, ang 7 pala, kapag binawasan natin ng 3, ang matitira ay 4. So, yan lang kadali ang subtraction natin. At ilalagay na natin ang ating answer sa baba ng 3 at saka 7. At make sure, parehas pa rin, kinakailangan nakalinya silang tatlo. Okay. So, ngayon, ang 7 minus 3, ang answer ay 4. Okay, so madali lang. Pupunta tayo sa sunod. Ang susunod na example ay 5 minus 4. Yan. So ganun pa rin ang gagawin natin. Magbibilang tayo ng vertical lines. Then sa doon sa vertical lines, magbibilang tayo ng kung ano ang pangalawang number na ibabawas, tapos bibilangin natin yung sobra, yon ang answer. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, magbibilang tayo ng 4 sa 5, kasi 5 minus 4 eh. 1, 2, 3, 4. At bilalagyan natin ng diagonal line ang 4, kasi yan ang ibabawas natin sa 5. Okay, tapos bibilangin natin ang natira. 1. So ang 5, binawasan natin ng 4,
ang answer ay 1. Napakadali lang. At ilalagay natin ang 1 sa baba na nakalinya sa 5 at saka 4. Okay. Ayan. Ay, ito pala, pag ang 5, minusan natin ng 4, bawasan natin ng 4, ang answer ay 1. Okay, next example. 56 minus 3. Okay, so ngayon, meron na tayo, ang unang number natin, ang number na babawasan natin ng 3, ay 2 digits na. So kapag mayroong number na 2 digits, meron na rin tayong dalawang step. Ang first step, ay ang ima-minus natin ay ang 6 at saka 3 na nasa 1's place value. At ang susunod ay ang 5 na nasa 10's place value. So katulad lang ito ng addition. Okay. So magbibilang tayo ng 6 na vertical lines. 2, 3, 4, 5, 6. Then sa 6 na vertical lines, magbibilang tayo ng 3. 1, 2, 3. Then, lalagyan natin ng diagonal line. Okay. Tapos, ang natira, bibilangin natin. 1, 2, 3. So, ang natira ay 3. Ang 6 pala, pag binawasan natin ng 3, ang answer ay 3. At ilalagay natin ang answer natin sa baba ng 6 at saka 3. Ayan. So, dapat nakalinya pa rin. Then, susunod. 5 minus blanco. So, ang ibig sabihin ng blanco ay 0. So, wala namang ima-minus tayo sa 5. So, ang ibig sabihin yan ay bring down 5. Yan. So, ganun lang kadali. So, 56 minus 3, ang answer ay 53. Okay. Dire-diretso na tayo. Next example. 45 minus 32. So, meron tayong 2 digits. Sa bawat number, may 2 digits sila. At meron pa rin tayong dalawang step. So, kapag may 2 digits, dalawang step. Kapag 3 digits, tatlong step. Kapag 4 digits, iti apat na steps. Basta palagi tayong magsisimula sa 1's place value. Ayun. Okay. So, magma-minus na tayo. First step. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Then sa 5, magbibilang tayo ng 2. 1, 2. Then, aalisin natin. Tapos yung sobra, bibilangin. 1, 2, 3. So the answer is 3. Then, lalagyan natin ang answer sa baba na nakalinya sa 5. Then, punta tayo ng second step. 1, 2, 3, 4. Then, magbibilang tayo sa 4. Magbibilang tayo ng 3. Naalisin natin. 1, 2, 3. Lagyan natin ng diagonal line. At bibilangin natin yung sobra. 1. So, ang ibig sabihin, 4 minus 3 equals 1. At ilalagay natin doon sa nakalinya pa rin sa 4 at saka 3 na nasa 10's place value. Okay, so ang ibig sabihin, 45 minus 32 equals 13. Okay, susunod na example. 72 minus 48. At meron pa rin tayong dalawang step. Uunahin yung nasa 1's place value na 2 at saka 8. Then, susunod yung 7 at saka 4 na nasa 10's place value. Okay. First step tayo. 2 minus 8 equals. Ayan. So, mayroon tayong problema dito. Bakit? Sapagkat ang 2 na babawasan natin ng 8 ay mas maliit kaysa sa 8. So, ito ang tinatawag na cannot be. So, hindi pwede. Hindi natin pwedeng bawasan ang 2 ng 8 kasi mas malaki ang 8. So, anong gagawin natin? Ang gagawin natin ay manghihiram tayo sa 7. O, ang 2 na nasa 1's digit ay manghihiram sa 7.
Okay? Ayan. So, manghiram tayo ng 1 sa 7. Ang 7 ay magiging 6. And ang 2 ay magiging 12. Paano po ito nangyari? Sa tens place value kasi, ang tens place value ay mas mataas sa ones place value. So, ang 1 quantity sa tens place value, kapag nilagay natin dito sa ones place value, ay equivalent to 10. Kung kaya, 10 plus 2 equals 12. Ayan. So, kumuha lang tayo ng isa sa 7, kung kaya siya ay naging 6. Pero ang 1 na value sa tens digits, tens place value, pag nilagay natin sa ones digit, ay nagiging 10. Kung kaya, 10 plus 2 equals 12. Yan po ang tunay na nangyayari. Okay, so pwede na. 12 minus 8 equals 4. Okay? So, hindi na tayo magbibilang ha. Alam na natin kung paano magbilang at kung paano ibinabawas ang number na nasa hulihan. Okay. So, ang answer ay 4. At ilalagay natin ang 4 sa baba ng 2 at saka 8. Okay. Next step. 6 minus 4 equals 2. And the answer, ilalagay natin doon sa kalinya ng 6 at saka 4. Or 7 at saka 4. Kasi tens place value siya. Okay. Then 72 minus 48 equals 24. Ayan. So madali lang. Yung pag-aaral ng mathematics, hindi pabilisan yan. So kinakailan ginagamit natin yung isipan natin. Kinakailan mag-isip tayo. Kung meron tayong mga problems na iniisip, kalimutan muna natin yan. Pag-isipan muna natin ang numbers. Okay. So, pupunta tayo sa susunod example. 512 minus 442. So, ngayon meron na tayong 3 digits numbers na involved. At of course, meron tayong tatlong steps. Ayan. So, mauna pa rin ang nasa dulong kanan, susunod ang nasa gitna, at susunod yung nasa parting kaliwa. Okay, ang ibig sabihin yan, ones place value ang unahin, sunod tens place value ang susunod, at hundreds place value ang kasunod. Okay, pupunta tayo sa first step. 2 minus 2 equals 0. Punta tayo sa second step. 1 minus 4 equals cannot be. So ito na naman, cannot be na nun. Bakit? Kasi hindi pwedeng mabawasan ang 1 ng 4. Kasi mas malaki ang 4. So anong gagawin natin? Manghihiram tayo ng 1 sa 5 na nasa hundreds place value. Okay? So, ang 5 automatic magiging 4 kasi binawasan natin ng isa. Then, ang isa nga, uulitin ko, ang isa sa hundreds place value, kapag ang place value ay mas mataas ng isang level, pag ibinaba mo yan sa mas maliit na level, that is equivalent to 10. So, nagiging 10 siya kaagad. So, kung kaya ang 1 ay magiging 11. Bakit? Sapagkat ang 1 from 5 ay automatic naging 10 kapag ipinunta natin sa tens digits kasi nasa hundreds place value, di ba siya? So pagdating sa tens place value, naging 10 siya. So 10 plus 1 equals 11. Okay, so balik tayo sa second step. 11 minus 4 equals 7. Then, next, sa third step. 4 minus 4 equals 0. Okay. So, 512 minus 442, the answer is 70. Okay. Next example. 5,000 minus 4,431.
Okay. So ito, nagiging problema din ito ng ating mga mag-aaral kung paano ito ginagawa, yung maraming mga zero. So ngayon, i-explain natin. Meron tayong apat na steps. Bakit? Sapagkat meron tayong numbers na involved na tig-aapat ang digits nila. Okay? So meron silang ones, tens, hundreds, at saka thousands. So, susundin natin first step, second step, third step, fourth step. Okay? So, first step, 0 minus 1. At of course, cannot be. Sapagkat ang 0 ay hindi pwedeng mabawasan ng 1. Kasi nga, mas maliit ang 0. Walang quantity, I mean, walang value ang 0. So, anong gagawin? Pupunta naman tayo sa borrow. Manghihiram na naman tayo. So, itong 0 na nasa 1's place value ay manghihiram ng 1 sa susunod na number. I-0 din. So, itong 0 na nasa 10's place value ang manghihiram sa susunod na number, sa hundreds. Ipagdating sa hundreds, 0 din. Wala ding mahiram. So, ang hundreds na digit na 0 ay manghihiram ngayon sa nasa thousands place value na digit. So, 5. At pwede siyang makahiram. So, anong mangyayari? Ang 5 ay automatic magiging 4 kasi binawasan natin ng isa. So, ang isa dito ay mapupunta sa hundreds place value na 0. At ang 0 ay magiging 10. Okay? Then, ang nasa tens place value na 0 ay pwede na makahiram sa 0 sa hundreds place value kasi 10 na siya eh. Manghiram tayo. So ngayon, ang 0 sa tens place value ay naging 10 at ang nasa hundreds place value natin ay naging 9 kasi binawasan natin ng isa. Okay. Ngayon naman, ang 0 sa ones place value ay pwede nang manghiram sa tens place value. Kung kaya, ang 0 na ones sa ones place value ay naging 10 at ang 10 sa tens place value ay naging 9 kasi binawasan natin ang isa. Okay. So, ayan na. Yan na ang mangyayari. At pwede nating balikan ang first, second, third, fourth step. Okay. Punta na natin, magma-minus na tayo. 10 minus 1 equals 9. 9 minus 3 equals 6. 9 minus 4 equals 5. 4 minus 4 equals 0. Okay? So, pwede na. Then, ang 5,000 minus 4,431, the answer is 569. Okay. So, ganun. Simple lang. So, sa pamamagitan ng video na ito, yung mga mag-aaral natin, kung hindi nila masyadong maintindihan, sa unang pag-view, sa unang panunood lang, pwedeng ulit-ulitin hanggang sa maintindihan at ma-master. Okay? So, yun yung pinaka-primary purpose nitong video natin, video tutorial natin. Okay. At wag na wag nating kalilimutan, ang pag-minus, ang pagbawas ay hindi pwedeng gawin ng dire-diretsyohan. Halimbawa, 5,000 minus 4,431 equals 569. Hindi po ganyan. Paano po? Yung steps po ang babalikan natin. Ang una, ang ma-minus natin ay ang nasa ones place value. Pag may answer na, pupunta na tayo sa tens place value. Pupunta ng hundreds place value. Pupunta ng thousands place value and so on. Kung ano pa, kung hanggang millions yan, basta palagi tayong magsisimula sa ones place value. Hindi yan pwede na, sabi pa sa Bisaya, tigda. Hindi pwede yung titigdaon. Kay mayong kita sin mga kuan, eskwila, na maramon mag-answer.
Pero pag ginpasurat na sa blackboard, gintitigda na niya. So, diri itong tama. Dapat adi kita sa basic, ang tama na pamaagi. Okay, so, ito lang po ang susuang ano, ang video natin hanggang dito lang. At ang susunod na video tutorial natin ay nasa most basic multiplication of whole numbers. So, tatapusin muna natin ang most basic na fundamental operations sa whole numbers. Pagkatapos ng multiplication, division. Then, pagkatapos niyan, ay pupunta na tayo sa fractions. So, ang ating tutorial ay hindi natin sinusunod sa tunay na mga competencies ng DepEd ngayon sapagkat ang purpose nito ay enrichment activities or remediation activities sa 4, 5, 6 remediation. 1, 2, 3 enrichment activities. Okay, so hanggang dito lang po. Salamat po sa panunood. Salamat po sa oras. Ito po ulit si Teacher Das at ito ang Das FYI TV.